Herrn. Alleluja, Alleluja. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumay niyo lahat. At sumaiyo rin. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sa pamamagitan niya, nakikilala natin ang Ama. Siya ang daan patungo sa nais nating puntahan, ang tahanan ng Ama. Siya ang nagpahayag ng katotohanang anak siya ng Diyos at sa kanya rin masusumpungan ang kasagutan sa lahat ng pagdududa, pangamba at walang hanggang pagtatanong tungkol sa buhay ng tao. At kung nanaisin nating tahaki ng alok niyang daan at tukdin ang ipinahahayag niyang katotohanan, tiyak tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa Dios, papuri sa Dios sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, narangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na
sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreyo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi nang ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi naman dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na naaakit sa Hudaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya
dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na poon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginoo'y tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal Niya ang gawang matapat, ang pag-ibig Niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual. At bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya na mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, "Masdan ninyo, itinakwil ko sa Siyon ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga. Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga Siya sa inyong mga may pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay Siya ring naging batong panulukan at naging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag na mga kahangahangang gawa Niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo papunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ay gumanap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Ang ebanghelyo po natin ngayon, ito po yung pamamaalam ni Kristo sa kanyang mga alagad habang sila ay naghahapunan. Nakakatakot o takot ang kanilang nararamdaman sa sitwasyon na yun. Nasabi to ni Kristo ang kanyang sasapitin sa kamatayan sa krus sa kanyang mga alagad. At ito ay talaga namang nagdulot ng sobrang pagkatakot sa kanyang mga alagad. Kasi naiisip nila, baka dadakpin din kami katulad ng guro. Baka kami rin ay ipapapatay balang araw. Ngunit nagbigay ng assurance, ng kasiguraduhan si Kristo sa kanyang mga kaibigan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matatakot. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. At dinugtungan niya pa ito nung nagtanong si Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Himayin natin itong tatlo na ito. Si Kristo ang tama at natatanging daan. Nung nakaraang linggo, kung inyong matatandaan ang ating ebanghelyo, pinagnilayan natin si Kristo bilang mabuting pastol. At ang mabuting pastol na ito, ayon sa ating ebanghelyo nung nakaraang linggo, siya ang tagabantay ng pintuan. Siya din ang may kakayahan na kung sino ang pwedeng papasukin sa hindi.
at nakikilala niya ang kanyang mga pastol at nakikilala rin siya. Ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Siya ang daan. Mararating at makakapasok tayo sa tahanan ng Ama sa pamamagitan ng ating Pungesos Nazareno na siyang tanging daan sa Diyos sa kalangitan. Ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagmuling pag-uwi sa kanyang Ama, dito nangyari ang napakagandang tagpo na kung saan si Kristo ay muling pinagbati tayo, ang sangkatauhan na nasira ang relasyon sa kanyang Ama dahil sa kanyang kamatayan at muling pag-uwi sa tahanan ng kanyang Ama. Meron siyang daladala, ang tao. Ibinalik tayo ng Diyos ni Kristo sa kanyang Ama. Siya ang tanging daan. Siya ang lamang at ang tamang daan na siyang maghahatid pauwi sa atin sa tahanan ng Ama. Pangalawa, si Jesus ang katotohanan. Sa panahong ito na ang information ay napakadali, buksan nyo lang ang inyong cellphone basta merong koneksyon ng internet. Napakadaling mag-access ng mga information sa ating mga social media. Ito naman ngayon ang nagiging mapanganib dahil karamihan sa ating mga tinitignan ay hindi totoo. Magbubukas kayo ng inyong Facebook account. Tignan nyo naman mabuti bago nyo i-share. Mag-discern naman, may kakayahan tayo na tignan tama ba ito. Ito bang picture na ito, edited o hindi? Itong video na to, medyo splice, dapat ko ba itong ibahagi? Hindi. Pero kapag katotohanan, ibinabahagi natin. Yun ang mabuting balita. Pero kapag kasinungalingan, mga pagkukunyari, mag-isip-isip naman. Magba-viral to. Okay to. Kahit hindi totoo, si Kristo, mula pa sa simula, ang dala niya ay katotohanan. Siya mismo yung katotohanan. Yung papapakilala niya na siya at ang Ama ay iisa. Na ang sinumang nakakakita sa kanyang mukha ay nakakakita na rin sa kanyang Ama. Ito ay isang katotohanan. Ngunit ang nakakalungkot, ang pagsasalita niya, ang pagpapakilala niya na ang Ama at siya ay iisa, ito ang nagdulot sa kanya ng kamatayan. Sa lipunan natin ngayon, kapag nagsasalita ka ng katotohanan, ang dami mong kaaway. Kapag nagsasalita ka, tatakuting ka, pagbabantaan ka, at pwede mo pang ikamatay. Pero kapag kasinungalingan, fake news, okay lang yan. At ngayon, naging trabaho na ito, naging hanap buhay na ang pagkakalat ng kasinungalingan, ng maling impormasyon. Pero si Kristo, ang Pungesos Nazareno, ang lagi niyang dala ay katotohanan. Katotohanan na kahit ang kamatayan ay hindi pwedeng hadlangan. Kahit nga sa kanyang muling pagkabuhay, meron pang nagpakalat ng maling impormasyon na hindi daw sa totoong muling nabuhay, bagkos ninakaw ng mga alagad ang kanyang katawan sa loob ng libingan. Katotohanan na siya, ang Pungesos Nazareno, ang dala niya ay pag-ibig. Katotohanang iniibig niya tayo ng walang hanggan. Katotohanan na meron tayong Pungesos Nazareno
napatay na patay na iniibig tayo. Yun ang katotohanan na ang Diyos ay pag-ibig na kahit kailan lumisan man siya sa ating piling, lagi natin siyang kasama. Panghahawakan natin yun. Sa gitna man ng mga problema, ng mga panganib na ating pinagdadaanan, panghahawakan natin yun. Yun yung assurance, yung katotohanan. Iniibig ako ng Ama, iniibig ako ng Diyos ni Kristo. Kahit hindi ako kaibig-ibig. Ikatlo at panghuli, si Jesus ang buhay. Ang buhay na walang hanggan. Dinaig ni Jesus ang kamatayan. At ang kamatayan ang saring paraan para makakamit natin ang buhay na walang hanggan. Napagtagumpayan to ni Kristo. Ang sinumang sumasampalataya kay Kristo, kailanman hindi mamamatay. Kung hindi magkakamit pa ng buhay na walang hanggan. Isa lang ang ating buhay, pero ang tanong, paano nating ginagamit ang ating iisang buhay? Paano tayo nabubuhay? Para kanino tayo nabubuhay? Hindi nagtagumpay kay Kristo ang kamatayan. Nagkaroon siya ng muling pagkabuhay. At ito ang pinakarurok ng ating pananampalataya. Nung nakaraang linggo, hindi po itong nung nakaraan pa, isang buong linggo nating pinagnilayan ang pagiging tinapay ng buhay ni Kristo. Sa yung tinapay ng buhay, ang dala niya ay buhay na walang hanggan sa sino mang kumakain ng kanyang laman at umiinom ng kanyang dugo. Walang hanggang buhay. Marami ang mga naiskandalo ng mga tagasunod niya nang marinig sa mga pananalita ni Kristo, yung mga narinig ng pagiging tinapay ng buhay o siya yung buhay na walang hanggan. Hindi ito naging katanggap-tanggap sa marami, sa mga nakarinig. At ito ay tunay na nagdulot ng malaking iskandalo sa kanyang mga tagasunod. At doon, unti-unti silang nag-alisan. Matapos silang pakainin ni Kristo ng tinapay at nabusog sila at sinundan nila si Kristo at nagpapakilala, nagsasalita ng katotohanan si Kristo, hindi naman nila ito tinanggap. Anong ginawa nila? Marami sa kanila ang nilisan si Kristo. Hanggang nagsalita si Kristo sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostoles, ang tanong niya, pati ba kayo aalis din? Dito tumugon si Pedro, Panginoon naman, saan kami tutungo? Nasa iyo po ang salitang nagbibigay ng buhay. Ang salita niya ay buhay. Nagsalita si Felipe sa ating ebanghelyo ngayon. Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Ang paghiling na ito ni Felipe ay paghiling para mas lalo pang lumalim ang kanyang pananampalataya at lalong magbigay ng dagdag na kasiyahan. Ipakita mo lamang ang iyong Ama at masisiyahan na kami. Na sa pag-alis ni Kristo, may takot man sa pangamba ng kanyang mga alagad, ng kanyang mga kaibigan, ninanais pa din ang mga alagad na makita ang mukha ng Ama. Pakahulugan na nais nilang makarating sa kalangitan balang araw, ang makauwi rin sa tahanan ng Ama. At ito ang magdadala sa kanila sa tunay na kagalakan. Mga kapatid,
Ang banal na Eucharistia na ating ipinagdiriwang, ang siyang mismong konkretong daan, katotohanan at ang buhay, na kung sino man ang sumasampalataya sa Poong Jesus Nazareno na siyang nag-aalay ng kanyang sarili sa banal na Eucharistia, natatanggapin natin ang kanyang katawan, ay makakarating din tayo sa buhay na walang hanggan. Ito at siya lamang ang tanging daan. At ito ang katotohanan na dapat nating sampalatayanan. Amen. Pagsitayo po ang lahat. Ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon, magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Batid ng Ama ang lahat ng ating pangangailangan bago pa man natin ito hingin sa Kanya. Ngayon lumapit tayo sa Kanya at buong pagtitiwala tayong dumalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, reliyoso at diakono, patuloy nawa nilang akayin ang kawan patungo kay Kristo na tagapamagitan ng Diyos at ng tao, at siyang gagabay sa amin sa landas patungo sa Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng bawat bansa, tularan nawa nila ang paglilingkod ng mga unang diakono ng ating simbahan upang maisulong nila ang katarungan at kapayapaang panlahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagugulumihanan, nakakaramdam ng kalungkutan at may iniindang takot sa puso, makasumpong nawa sila ng lakas at pananalig kay Kristo na siyang ating daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makarating nawa sa silid na inihanda ng Ama sa kanyang kaharian ang mga kapatid nating na mayapa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idalangin din natin ang mga may sakit na nasa hospital, kanilang tahanan, silang mga membro ng ating pamilya, kaibigan, at nangangailangan ng ating mga panalangin. Nawa, sa tulong ng Poong Jesus Nazareno, makamit nila ang agarang kagalingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pangpersonal na intensyon. Ama naming nasa langit, ibinigay mo ang iyong anak na si Jesus bilang gabay namin. Turuan mo kaming makinig sa Kanya upang makamit namin ang iyong kaharian, kung saan siya'y nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat.
mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod-tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming pagkikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga nabubulong langit at sa kaitaasan pinagpala naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sanaw sana sa kaitaasan, sanaw sana sa kaitaasan, sanaw sana sa kaitaasan, sanaw sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis,
Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawahan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawahan mo at pangindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak puso, kay sana mga apostol, San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw. Akong pastol mo sa iyo nag-alaga, batid mo rin kung sino ako. Na nagmamahal sa iyong lubos, handa aking buhay alang-alang sa aking mga tuwa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Kahit na mawala'y sa'king piling, ikaw ay aking hahanap. At kapag ikaw natagpuan, pauwi
sa aking alang-alang sa iyong kaligtasan. Handa kong ialay ang alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa aking alang-alang sa iyong kaligtasan. Huwag na sanang dumayo sa aking pastulan. Ako ang iyong pastol na nagmamahal sa'yo. Mainam ang aking handog alang-alang sa'yo, alang-alang sa'yo. Aking mahal. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard lamang o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawing mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumugpop sa inyo, pakundangang sa pagkabuhay ni Hesukristo, ay sanawang magpala sa inyo ng kaligayahan magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtin nawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangang sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangang sa inyong mabuting pamumuhay
ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Pongesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, niluluwalhati ka namin.